Hello guys, sa ngayon ay may bibili na akong motor. So, gusto ko sanang ipakita sa inyo ang kung paano bumili ng motor na second hand. Ano ang mga dapat nating tandaan para makasiguro tayo sa bibili nating second hand na motor. Kasi kailangan na siyempre kung panggagamit mo, kailangan maayos ang mabili mo para hindi naman masayang yung pera. So, sana maging guide ito ng mga gustong bumili ng second hand na motor at panoorin nyo ito para sa inyo ito. At kung sakali namang magugustuhan nyo itong vlog na to, paki-like na rin and subscribe ng aking channel. E sa ngayon, naghihintay na lang ako ng service ko, yung angkas, mag-aangkas ako, papuntang Mandaluyong . So, dito ako sa Novaliches manggagaling. So, waiting na lang ako sa riders. So, update ako mamaya, no? Pagka ando na ako sa Mandaluyong, check ko na yung motor. So, update ko po kayo. So, thank you guys. Mamaya ulit. So guys, hinihintay ko na lang yung binok ko na angkas rider. Papunta na tayo ng Mandaluyong at titignan na natin yung motor na kukunin natin. 1 hour later. So guys, nandito na tayo sa Mandaluyong. Hinahanap ko na lang yung exact location ng ano. Lalakad ako hindi makita nung rider kung saan . So, dito na muna ako. Hanapin ko lang yung kausap ko. Hey guys, may ulit. Nakita ko na rin yung motor. Ito, so, medyo maraming paayos. Pero, syempre, chine ko naman yung makina. Okay naman. Sa mga papeles. Usapan na lang yung ibang issue. Binawas na lang sa presyo. Medyo hihimasin ko pa to para magamit ng maayos. Ang kailangan mo lang naman i-check yung makina kung may usok ba o ano yung kambulto o maingay. So okay naman siya. Tapos ang papers niya original naman yung OR tsaka CR tsaka yung deed of sale. Hinihintay ko na lang yung personer para pumirma sa deed of sale tsaka ipaserox yung ID. So, na-check ko naman yung motor na road test ko. Okay naman. So, talagang may pagagawa lang. So, hindi naman talaga maiwasan yan sa second hand. Kahit paano, may pagagawa ka sa mga gusto mong ayos ng motor. So, hinihintay na lang namin yung personer. So, mamaya magbabayaran na kami. Na. Ito na guys yung original niya papeles. Ang deed of sale or CR ID. So guys, ito na yung motor. Dala ko na. So, uwi na ako. Sana wala maging problema sa lahat ng upuan . Papalit ako. Sana makaabot ako sa 10 Avenue bukas pa sana ang mga shop ko. Titingin ako mamaya ng isiyan. Okay guys, takbo muna ako. Biyahe muna. Guys, eto na. Dala ko na yung NMAX na binili ko. So, pauwi na ako. Sana wala maging sakit ng ulo to. Pero chinik ko naman siya. So, given na sa akin yung mga magiging ipapaayos ko. So, binawas naman sa presyong napag-usapan namin. Binawasan pa niya. So, okay lang din. At least, yung mga minor na ipagagawa ko, gaya ng magpapalit ng upuan, tsaka yung mga gas-gas, normal naman yun. Ipapaayos ko na lang saka papa-chase oil kasi chase oil din na rin to. Ganda ng busina . Mga mini driving light niya hindi gumagana . Meron naman akong
ano doon. Parang mura lang yan yung bago mo yan. Papatanggal ko rin yan. Bawal din naman. Bawal yung pinaglagyan. Eh. Ayun o. Sa may tabi ng panel board. Ayun o. Bawal din yan. Tatanggal ko yan. Marami ko tatanggalin dito na ano. Papalitan. So, makikita ko sa inyo yung before and after nito. Pagka natapos na yung gawin to. So, pagka nagawa na to, mag-umpisa na tayong mamasyal. Ito na rin yung gagamitin ko pang ride. Pagbili ng second hand, hindi nyo naman kabisado yung mga dapat na ma-check up o pagtingin-tingin ng mga sa makina o sa papel. Siguro mas maganda, advisable na magsama kayo ng marunong sa motor, tumingin ng makina at tumingin din ng papel. Siguro di bali ng madagdagan ng gastos nyo na magbayad sa kung sino mang maisasama nyo na mga kaibigan nyo, baka sakaling mapakiusapan. Pero syempre, kahit paano, pag nakakaabala tayo, minsan nakakahiya naman na libre lagi. Kahit paano, abot-abot, di bali na, at least, makasiguro ka sa bibilihin mong motor. Sayang naman yung pera mo kung mapupunta lang sa wala o mapapalaki gastos mo dahil marami kang ipagagawa. Okay lang kung maitawad mo naman, normal naman magpagawa, basta yung pinaka importante yung makina, ma-check nyo ng maayos. Pero para sa akin, no, di bali ng sira motor, basta ayos ang papel. Yun lang ako eh, pag bumibili ako ng motor o kung ano man sasakyan. Ang motor kasi, dali mo lang sa shop, kahit sa ang shop, magagawa yan. Basta may budget lang. Pero ang papel, pag nagka-problema ang papel ng motor, saan mo pagagawa? Sa LTO. Pupunta pa LTO, marami kang pagdadaan ng kukuni papel. Eh kung may problema pa, pwede nalintikan na. Kaya mas maganda at tine-check. Saka yung tignan nyo rin yung nagbenta. Gaya ng bahay naman nila yon, doon sila nakatira, okay din. Dagdag tiwala din yung sa pagbibilan mo. So sana maaga pa tayo makauwi. So, magpapagas pa nga pala ako. Wala nang gasolina to. Daan ako 10 Avenue, tingin ako ng upuan. Kaloohan, 10 Avenue, Kaloohan. Pag mura lang, bibili ako. Sa online kasi meron din eh, mas mura eh. Yung mga pinagpalitan na stock sheet, pwede na yun. At least mura lang.
Sana pagandahin pag may pera na ulit. Tayong naabutan, siguro babalik na lang ako rito bukas. Wala eh, yung mga ibang shop wala na, meron man natitira yung mga mahal na magbenta, yung mga mura sarado na. Balik na lang ako bukas, uwi na lang muna ngayon. Traffic kasi. So guys, ito may bukas pang shop. Palpang ko yung upuan muna. So yan ang upuan niya before. So ito ipapalit. So Somjin, medyo mura ng konti. Ito yung shop nila. Nakakalas na. So guys, dito na tayo sa lugar namin, sa bahay. Medyo ginabi, traffic sa biyahe, tsaka yung napadapat din sa Penn Avenue pagbili ng upuan. So dito ko na rin tatapusin tong vlog na to, at sana nakatulong sa inyo o makatulong sa inyo sa pagkabibili kayo ng second hand na motor.